Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakatawa na po sa inyong mga comments at halos lahat kayo is resonates. Quick comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan, pati pangalan nyo binabasa ko. Makuha ko lang inyong energy. Nilayos lang ni Ate yung kanyang aking upo. At syempre, maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading sa akin. Kung gusto po ng personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me, no? And this is a general reading, no, kabayan. Tandaan nyo, general reading po ito, hindi po ito per your personal reading. Lawakan ng isipan, use your own intuition sa ating reading. Maaring ito is a vice versa, maaring energy po, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring ito is nangyari, nangyayari o mangyayari pa lang. Maaring related sa work, love, job, friends, family, family member, co-workers o sa business mo. Capricorn, this is a bonus reading para sa inyo this July. Ay, July. O ano ba to? April 2024. Ano ba ito? Lito na si ate. Parang ina-advance na, pinabibilisan. Tapusin agad ang ano daw, ang year, di ba? Ang bilis ng araw, ha? We have the door. Opportunities are waiting for you. Opportunities are waiting for you. Siguro kailangan natin buksan itong door na to. O lumabas tayo kung nasaan man tayo ngayon, no? Kumbaga, may darating daw na opportunity na para sa'yo. Nasa sa'yo na lang yon kung gusto mong pumasok dito or hindi, no? And we have the happiness. Magkakaroon ng mga happiness o magkakaroon ng mga maaaring celebration sa iba, maaaring kasal, or something happiness na magaganap sa buhay mo. We have the funnel, period of frustration, lesson to be learned. Yan. This is a time siguro kundi, kumbaga, yan. This is the lesson to learn sa ating lahat na mga nangyayari sa buhay na hindi maganda. Yan. Kailangan natin may makuhang pulot na aral doon. We have the shark, take care or this will be a loss of material wealth. Mag-ingat tayo sa ating material wealth, maaring may mawala or mawalan tayo when it comes sa ating wealth o mga sa ating mga, maaaring may mga manakaw, maaaring may nakaw, o mawalan ka ng pera, mahulugan ka ng pera. Yeah, we need to take care or this will be a loss of a material wealth, okay? Maaring may mawalang trabaho, ganyan, or mawala ng opportunity or something. Pero meron naman ibibigay sa'yo opportunity sa nakita ko to. We have the parrot. Someone will gossip about all your secret. Yaan, mag-ingating tayo kasi may mga makakati ang mga bibig. Yaan, may mga chismis ako nakikita. Yung mga sikreto mo, isikreto mo na lang sa sarili mo. Huwag mo ipaalam sa iba. Kasi, ichichismis ka niyan. We have the egg, success assured with good plan and hard work. Siyempre, sinasabi dito na yung success is naka-assure yun sa iyo eh, no? Nasa yung mga plano yon. Kung gusto mo mag-success o hindi. Kailangan din tayo mag-give effort sa lahat ng bagay para maging success tayo sa buhay. Kailangan din magbago ng mga decisions in life, decision ng mga plano, and we need to give effort and move on para mag-success, no? Ang nakita ko, siyempre kailangan din nating ma-learn, no, sa mga nangyaring hindi maganda. We have the pin, new job and career. Ayan, there's something happening with comes to a new job or career ako nakikita, no? Maaring sa iba nyo, magkaroon ng new job kasi there's a door dito na nakita ko na nag-wait sa inyo when it comes to your new job and career. This opportunity, diba, nakita ko. Na may naghihintay sa inyong new job and career, ano, sa nakita ko. Kasi, kumbaga, titignan mo ito, diba, ito naka-close siya, tapos ito hindi naman siya naka-ganon tuso. Kumbaga, ikaw na rin yung gagawa ng paraan kung gusto mo pumasok sa new opportunities or hindi. Yan, o. Ikaw, kumbaga, ikaw yung magtutusok doon. Pag itinusok mo, syempre, hirap mo na siya, diba? Yan, yung iba ganun, nasa isa inyo na lang siguro to, no? Kung igagrab nyo siya o hindi. Basta yung mga sikreto nyo, huwag nyo ipaalam. Mga ideas nyo, lana, huwag kayo sa ideas, sarilihin nyo na lang. Para po kay Capricorn, ano po ba dapat yung malaman? Maari ito is nangyari, nangyayari, o mangyayari pa lang. Please show me.
April 2024. Sorry. Ganda ng card mo. Alam mo na, you have an ability to manifest, ha? There's a new beginning sa iyo. Pero diba dito may ano, traffic. May new beginning ako nakikita sa inyo. Maari a new job, new work, o mga new ideas ako nakikita sa inyo, no? Sa iba ganun nakita ko. Bakit? May mga pinag-aaralan kayo? May nag-i-spy sa inyo, ha? Ingat-ingat lang. Malapit to sa puso nyo. Ini-spy kayo. Maari iba dito is ini-spy kayo ng sa work, no? Yan. Iba dito, makakaroon kayo ng work na related na siguro, ano to, sa internet. Magkakaroon kayo ng work o may mga opportunities ako nakita na by internet. Baka nag-a-apply kayo na nakita nyo sa internet, ganyan. Bakit po the magician? May mga inaaral o nag-aaral kayo, Capricorn. May mga dinidevelop siguro kayo. Ang nakita ko dito, iba dito nag-isa ka ng new beginning nila sa buhay. Siguro this is a new job, no? Sa iba, new job, new love. Kasi you are the machine. All, lahat ng, na ano nasa'yo, tools nasa'yo, no? Kumbaga, lahat kaya mo. Walang hindi imposible sa'yo. Lahat, yung imposible magiging possible. Ang nakita ko rin dito na may mga celebration. Parang this celebration of success ako nakikita sa'yo. Teka, ayusin ko nga yung mic ko. Baka mahata ko. Celebration of success, celebration ng new beginning, o celebration na nakalaya ka na sa isang sitwasyon. O, no? Tama ba? Tingnan ko nga. Naaring nakita niyo na yung halaga niya. Nagkakaroon na ng pagbabago sa'yo, ha? Ay? Girl. Okay. Bakit ten of swords? Bakit po ten of swords? Thank you. Yung iba dito nahatak na nakaraan. Anak, ano po yun? Ano po yun? Just ano? Ang nakikita ko dito sa card mo, handin yung iba dito nag-isa ta ng new beginning, maaring a new job, a new work, a new business, no? Nagkakaroon na ng happiness, nagsiguro nagkakaroon na ng mga changes o success sa buhay nyo. Nagkaroon na ng mga bagong plano o nasa isip mo lang to, ganyan. Pero nagkakaroon ng mga plano, new planning, nagkakaroon ng mga strategy to make a new horizon. Kasi in the past, nakita ko, sobra kang na-hurt, no? Sobrang ang daming nag-backstab sa'yo, ang daming nanaksak sa'yo, ang daming nagbigay ng sakit sa'yo. Ang daming, maaari may nangloko sa'yo sa pera, ganyan. Ang daming sacrifice ako nakita sa'yo. Andun kasi yung pain, andun yung sad. In the past, maaaring may nawalang buhay din, no? Baka nananakit yung mga likod nyo, no? Baka parang ako ata, si ate mo ata ang nakasakit ang likod. Iba dito, masakit ang likod, masakit yung ulo, yung paa, ganyan, may mga financial problem. Maaaring in the past, nagkaroon ng mga ganun situation, no? Pero nakita ko dito, you are the magician. Magkakaroon ng happiness, maaaring may makikita-kita. You are now in your horizon. Maaaring may makikita-kita na magkakakilala, kasamahan sa trabaho, close relationship man yan. Magkakaroon ng mga a person, maaring nagbibigay sa'yo ng suporta, ganyan, no? Magkakaroon mga collaboration, maaring may pupuntahan ka ng mga celebration o happening, gathering man yan, no? Sa nakita ko dito. Pero para pag-iisipan mo, if ever, no? Nagkakaroon ka na ng pananaw sa iyong kinabukasan sa nakita ko dito. Ang nakikita ko sa iyo ito, ginagawa mo ang lahat when it comes to your family, when it comes sa sarili mo, ginagawa mo ang lahat para lang maging masaya sila, para lang maging maganda yung foundation mo sa nakita ko dito. Sa iba dito, nakita ko na baka may hinihintay kayo, no? Na revelation o answer.
May mga iba dito may mga isinacrifice. May mga sinakripisyo para sa ekasisiya nila. No, sa nakita ko dito. Nakikita ko rin sa'yo na iba siguro nakakaramdam ng anxiety, katamaran, ganyan. In the past, siguro ganun naramdaman nyo, no? Nagkaroon kayo ng mga anxiety. Nagkaroon kayo ng mga problema. Nagkaroon ng delay-delay. Nagkaroon ng delay-delay siya. Or ngayon, baka kayo nagkakaroon kayo ng delay kasi sa pag-iisip nyo every night kung saan talaga ang inyong direksyon sa buhay. Nakita ko na to sa'yo eh, Capricorn eh. Siguro is time sa isipin mo naman yung sarili mo. Nawawalan ka ng plano, nagiging impatient yung iba dito, nagkakaroon ng frustration, anxiety, na stagnant kayo. Lakasan mo ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo. Sabi mo yung gusto mong sabihin. No? Parang andun yung sa part na parang naiinip ka na sa buhay mo. Yan, nagkakaroon ng ayaw mo maghintay na, kailan ba, ganyan. Nagkakaroon ng ganun eh. Alam mo, sarili mo na rin yung binablock mo. May pagkokontrol din ang sarili dito, no? Kinokontrol mo na rin yung sarili mo para maging masaya. Yung iba dito. Kakaroon ng blockage. Every night, nag-iisip kayo, no? Parang there's something incomplete sa nangyayari sa buhay nyo. Siguro, this is a time siguro mag-rest ka muna. Mag-relax ka muna. Para magkaroon ka ng mental peace. Para makapag-isip ka ng mabuti, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo ng rejuvenation o magkailan ng take a breath. Huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Nakita ko naman you are the survivor naman. Kasi ang dami mo ng deep wound, ang dami ng sakit. Lalo yung mga tao na nagbigay sa'yo ng stress, mga tao na nagbigay sa'yo ng worry, mga tao na nagsungaling sa'yo, at mga tao na nagkaroon ng mga hidden sa'yo. Yan. Nakita ko naman na you are keep fighting pa rin to move forward dito sa'yo. No, kahit nalililito ka sa iyong direksyon sa buhay ngayon, andun pa rin sa hindi ka susuko. Nakikita ko naman din na yung lungkot, oo, yung lungkot. Pero nakita ko naman na inirelease mo na rin yung mga anxiety mo, yung worry mo, yung mga pag-aalala mo sa nakita ko dito. May nilet go ka na sa sarili mo, no? Nagkakaroon ka na rin ng courage, ganyan, no? Or you need na i-release, ha? Or you need to release the worries, the anxiety, yaan, bumunta ka na sa kalmwater, yung iba nakikita ko na. Basta keep fighting lang, wag lang sukuan. Okay? Naku, ano ba yan nangyayari dito? Siguro this is a time to make a new beginning sa buhay. Mag-action ka. It's time to take an action. Kasi it's up to you to make it happen. Yung gusto mo mangyari sa buhay mo na maging masaya ka, to move on, nasa sa'yo na. No? Kasi nakita ko dito, maaari may binila ka rin sa buhay mo. May inalis ka. May mga sitwasyon ka kasi na nakita ko na ayaw mong harapin. Ayaw mo siyang harapin na hindi sa nagkakaroon ng gulong pag-iisip. Magulo ang pag-iisip. Iba dito may tao ako nakita na gumagawa ng gulo. Noon nakakagawa ng gulo. May tao na hindi stable ang buhay. Ako nakikita. Ano ba to? Ay! Naloko na. May mga situation ka na hindi mo alam kung magko-crossroad ka o hindi. Nahandun yung sakit eh. Handun yung sakit. Handun, hindi ko maintindihan sa iyo bakit ganito nararamdaman mo. Sobra. Disorganized. May tao ako nakita disorganized. May tao, may nangyaring annex. May nangyaring hindi maganda sa iyo. Lungkot. May umiyak. May away. May conflict. May separation ako nakita. No? Hindi nagkakaintindihan. Nagkaroon ng may ina-avoid, ano, may nakita kong ina-avoid eh. May taong naging tanga ha. May tao pong naging tanga. May tao na nagahari-harian ako nakikita eh. May tao na ganun, maaring your boss, ganyan, maaring asawa mo, maaring kasama mo sa trabaho, ganyan. Tatay mo, paring ganun. O maaring ikaw, o maaring may iniiwasan ka, o this person is o may iniiwasan. Baka ikaw rin, gano'n, iniiwasan mo yung mga gulo.
May tao na malupit, may tao na matigas ang puso. May katigasan, may kahigpitan, may taong tanga, may taong malimali. May tao na papalayo o lumayo sa'yo, sa nakita ko dito. May mga hurt kasi ako nakita, may mga lungkot ako nakita. Maring may bilila ka na rin sa buhay mo, no? Ang nakita ko naman dito, ang hindi ko alam, ba't hindi ka makaalis sa sitwasyon mo? Siguro it's time to release, no? It's time to let go. You need mo nang mag-escape sa sitwasyon. Kasi andun sa part na, hindi ko alam kung ikaw to, ha? Tingnan natin. I-relate mo yung sarili mo. Siguro it's time na mas isipin mo yung sarili mo. Sa nakita ko dito. Okay. May nakita ko dito na may siguro ikaw or yung person mo, may tao na hindi siya makapag-move on. May tao na pabalik. They want to try a one more chance. Maaring kasal kayo nito o karelasyon mo to, boyfriend, girlfriend mo to o sa trabaho mo to. May tao na pabalik na hindi siya aalis. They want to try a one more chance. Tatry niya uli ng isa pang beses. Baka sakaling magkaroon ng mga improvement o kaya masyado niyang o kaya talagang napaka-value nitong sitwasyon na to sa'yo o ikaw o siya ganito sa'yo, ganyan. Napaka-value nitong situation na to kaya hindi niya rin mailet ko, let go, no? Sa nakita ko dito. Kasi tatry niya pa na maging masaya at matapos yung mga problema. No? Nakita ko dito. Parang handin pa sa part na parang maghihintay pa siya na baka maaaring magkaroon ng mga growth, magkaroon ng mga pagbabago, magkaroon ng mga success dito sa sitwasyon na to. Yun nakita ko. Pero nahandun pa rin yung lungkot, ano, sa nakita ko dito. Bakit po? Two of ones. May travel ba kayo? Kailangan din nating matuto, no, sa mga nakaraang nangyari sa buhay natin, no? Kailangan nating pag-aralan yung mga sitwasyon o kailangan nating i-let go yung mga sitwasyon din na natatapos na sa nakita ko dito. It's time to transform, it's time to make a new beginning. Siguro kung hindi ka alis sa sitwasyon mo, kailangan mo magbago ng decisions in life. Kailangan mo magbago ng mga plano. Baka in that time maaring may mangyari pa. Kung hindi yun mag-work, it's time to make a new path, no? Sa nakita ko. Let's go the past. This is a time to nagkaroon mo ng self-evaluation, awareness, and make a new beginning sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Nakita ko matatapos na ang mga problema mo sa buhay mo, no? Ang dami mo rin responsibilities na ilaklang when it comes to your trabaho, sa pamilya, ganyan. Stress and problem, nakita ko ito. It's time to make a new beginning, no? Nakita ko dito, matatapos ang iyong mga problema, mga stress mo. Makakamit mo na yung mga wish and come true mo. Huwag ka lang tumigil, ano, sa nakita ko dito. Kasi, sa pagiging hardworking mo, makita ko na maraming mga achievement and fulfillment ako nakikita sa iyo. Yan, magkakaroon ka na ng hope, no? Kailangan mo magkaroon ng hope. Kapag nag-make a new beginning ka sa buhay mo, mga change ng decisions in life, eto mangyayari sa iyo. Natapos ng problema mo, magkakaroon ng good fortune, good luck. Yan, very hard work, maraming wishes will come through, no? Sa nakita ko dito, look to the future. Magiging masaya. When it comes to material, dahil naman hardworking ka, magkakaroon mga successful sa iyo. Magkakaroon mga achievements sa iyo. Medyo naguguluhan ka pa rin, ano? Magkakaroon mga hindi pagkakasuto, ano, pag-aaway o conflict man yan sa iba, maaaring sa trabaho, na makaka-move on din naman ng lahat, no? Maaaring sa pamilya din, iba, ganyan. May mga magdedepensahan o hindi magkakasundo-sundo magkakapatid, no? O magkakamag-anak, magkakapamilya, katrabaho mo man sa trabaho yan. Tapos may mga siguro magkakaroon ng mga in the past siguro may nangyaring hindi nagkasundo-sundo when it comes sa territorial, ano, sa nakita ko dito. Tsaka sa pera. Nakita ko naman na you are moving on. Nagkaroon ng mga maturity or magkakaroon ng mga maturity sa iyo. In the past nagkaroon ng mga
hindi magandang pangyayari sa iyo, no? May mga nawala. May mga regret ako nakita. Pero nakita ko naman na magkakaroon ka ng mga finding peace, yung mga tao na galit sa iyo. Yan, magiging okay na. Makaka-move on na ang lahat. Yan, magkakaroon na sa iyo ng healing or mag-move on ka na. Magkakaroon na mga forgiveness sa iyo dito, no? Bakit po dasan? Ay. Nagkaroon ba ng third party sa inyo? May mga iba dito, may mga pinagpipilian. Either job, either ano, pagmamahal yan o love man yan. Yan, may mga pinagpipilian. So, nakita ko dito sa iyo. Handin talaga sa part na nagiging masaya ka na lang. Kahit na de-depress ka. Siguro sa gabi, hindi mo na, siguro sa gabi, andun yung part na hindi nyo na mabalansi yung mga sitwasyon na nangyari sa buhay nyo. Napag-iisip na kayo, nagkakaroon na kayo ng depression, nawawala na kayo ng pag-asa sa buhay nyo. You are in a dark ngayon, nagkakaroon mga negativity sa'yo, nale-letdown ka ng sarili mo eh, nale-letdown ka ng nararamdaman mo, no? Kailangan nating huwag tayo ma-depress. May tao ko nakita na disloyal, may disloyalty sa'yo, no? Nakita ko sa'yo. May mga tao na hindi stable ang buhay, ah. May mga tao na matataas ang pride. May mga nag-fail sa'yo. Nakita ko parang hindi pa natagang, parang naiinip ka siguro, o kasi parang ang tagal ng processing ng pagbabago ng buhay mo. Siguro andun yung parang hindi ka na nagiging masaya sa buhay mo, sa nakita ko dito. Kasi ang tagal ng pag-unlad, yun ang nakikita ko sa'yo dito. May hindi stable lang ang ano ha, ang kaperahan dito. Kailangan na siguro ng make a new beginning dito, no? Sa nakita ko dito. Baguhin natin mga decisions in life natin, tsaka mga rules. Ganun, baka sakaling may magbago. Kasi nalalack of independence yung iba dito. Ganyan. Siguro yung iba dito, may inaasahan sa buhay nila na sumusuporta sa kanila when it comes to financial. No? Yun na nakikita ko dito. Pero hindi kayo siguro lahat. Minsan, hinahide nyo na rin yung nararamdaman nyo. Tinatago nyo. No? Yung nakikita ko dito. May mga pagka-failure sa life ano na nangyari sa buhay mo. Kailangan natin maging matapang. This is the time to step up, no? Sa nakita ko ito. Arigato namaste, God bless.